Kumusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 221 sa ating serye sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito, tayo bumisita sa Heaven's Gate Memorial Garden 2 na nasa kilometer 43 sa Sitio Pasong Palana sa bayan ng Antipolo upang magganap ng mga kilalang individual at dating sikat na mga artista, mga awit at sportsman na nakalibing sa bahaging ito ng Rizal. Halika at sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng isang mga awit, politiko, direktor sa pelikula at aktor na lumabas sa maraming mga pelikula sa loob ng mahigit 20 taon mula pa noong 1981. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng sementeryo ay ang huling hantungan ng isang mga awit, politiko, direktor sa pelikula at aktor na si Sonny Parsons. Si Sonny Parsons o Parsons Aguiliam Nabiula sa tunay na buhay ay sinilang noong 22 ng Agosto taong 1958 sa bayan ng Marikina. Bago sumabak sa larangan ng pag-aartista, si Parsons ay kabilang sa grupong Hagibis, ang Pinoy version ng American disco pop group na Village People. Si Parsons bilang bahagi ng Hagibis ay sumikat noong taong 1979 sa kanilang album na pinamagatang Hagibis na inilunsad ng Black Gold Records kasama ang kantang Ilagay Mo Kid. Ang kantang Nanggigigil. Nanggigigil kami sa iyong kagandahan. Nanggigigil kami, di namin. At ang kantang Katawan. Mahilig kami sa pagkaganda. Katawan ang aming nakikita. Noong taong 1980, ang Hagibis ay naglabas ng bagong album na pinamagatang Humahagibis na inilunsad ng Black Gold Records kasama ang mga kantang Lalaki. At ang kantang Maginoo. Di ko na mapipigil ang pagsayaw at pag-awit, mahal ka sa akin. Si Parsons ay lumabas sa 34 na mga pelikula at programa sa telebisyon bilang aktor mula 1981 hanggang 2005. Siya ay unang lumabas noong 1981 sa pelikulang Legs, Katawan, Babae, kasama ang mga miyembro ng Hagibis at si Myrna Castillo. Ang kanyang iba pang pagganap sa mga pelikula ay 1984 Condemn na pinagbidahan ni Nora Honor kasama sina Gloria Romero, Gina Alahar, Rio Loxin at Dan Alvaro. Wala rin mangyari. Yun pala, sinusugal doon sa kapitbahay. Hindi pwede, Erwin. Bakit? Ano ba naman ayaw sa akin ni Evan? Mahal naman kita. May asawa ka eh. Pero hanggang saan na lang tayo? Ganito na lang ba tayo palagi? Dali, hanggat nandyan si Evan, walang mangyayari sa atin. Pero hanggang kailan? Paano ka? 1988, Sergeant Ernesto Boy Ibañez tirtirgang sa kanyang pangunahing pagganap kasama sina Eddie Garcia at Vivian Foss. 1989, The Fastest Gun Alive of WPD kasama sina Eddie Garcia at Marian de la Riva. Bawal o talaga magtinda rito. Nakita nyo naman, nag-aalisan yung mga kasama ninyo eh. Alam ninyo, merong ordinansa na nagbabawal na magtinda rito sa bangketa. Ala eh, basta ko hindi aalis dito.
Kung ubarin ko itong uniforme ko, talaga malalaban ka. Sarento, ikaw nang bahala rito. Gagawa na lang ako ng report mamaya. 1992, Sergeant Ernesto Balyola tinik sa batas kasama sina Efren Reyes Jr. at Aurora Sevilla. Mga pulis ang pinatay mo! Alam ko yun, sir. Pero katulad ng sabi ko sa inyo, sila nag-umpisa. Hindi naman ako eh. The fact is, nakapatay ka ng pulis! Sumuko ka! Mahirap na, sir. Baka ma-arbor ako. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Effective today, I'm putting you on a hold list. Understood? Yes, sir. 1996 para kaligang na pinagbidani na Jay Manalo, Ramon Christopher at Chesa Zaragoza. Pare-parehas naman tayong nakakaintindi ng Tagalog, ha? Pero mukhang hindi ata tayo nagkakaintindihan, ha? Palma! Nakita mo naman ang tigas ng dalawang to. Mukhang mapapalabang ka na naman. Kung marunong kayong kumanta, umpisa nyo na. 1997, bala para sa katarungan. Sa kanyang direksyon, kasama sina Elizabeth Oropesa at Juan Quintas. Of what we call police work. Number one is police visibility. Bilang isang pulis, kinakailangan pangatawanan ninyo sa ating mamamayan kung ano ang ibig sabihin ng serbisyo pulisya. Sir. Rudel! Napagay ata pagre-report mo. Upo ka. Isa lang naman, sir, ang may sapat na dahilan para gawin sa mga tao kung bagay na yun. Lalong-lalo na sa akin. Ang mga tauhan ni Obito madalas magtangka sa buhay ko. At sigurado ko, sila rin ang pumatay sa mga tauhan ko. Ang kanyang limpaganap ay sa TV sitcom na Bahay Mo Ba To, sa episode na pinamagatang Demolition na To at pinalabas sa GMA 7 noong Hunyo taong 2005 at pinagbidani na Ronaldo Valdez, Tessie Tomas, kasama sina Kimpi De Leon at Sunshine Dizon. Nay, di ba po? Ako rin? Wala sa kanya pera! Nakit sa Belia! Sa Belia pera! Kaya! Nagumukha kita! Wala na kita! Beso City to! Sino kaya ang pwedeng makausap dyan sa pamilya ng Muling Tapang? Eh, gusto ko sana makausap eh. Noong 1990s, si Parsons ay nahalal at naglingkod sa konseho ng lungsod ng Marikina. Si Parsons ay bumanaw noong 10 Mayo taong 2020 dahil sa atake sa puso habang nasa biyahe ng motorsiklo sa Tayabas, Quezon. Siya ay 61 taong gulang. Sa mga susunod na yugto ay pagpapatuloy natin ang pagbisita sa Manila North Cemetery at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan din sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park sa Paranaque at sa Marikina. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.